At dito natin nilagay yung ano guys, palapan ng niyog. Dito tayo maggawa ng walis tingting kasi malilim dito. Ayan, nasa puno tayo ng mangga, oh, malaking puno. Okay, yan o, oh. So ayan po, palapan natin guys, apat piraso yan guys. Guys, no, umpisa na tayo mag ano guys, so gawin natin walis tingting. So ganito kahirap guys gumawa ng walis tingting, mula sa pag-aakyat sa niyog hanggang sa pag ano, so tagaan to guys para makarami ka sa paggawa ng ganito. So ganito kahirap guys ang pag ano ng walis tingting. So sa mga nagbibinta ng walis tingting dyan, no, saludo po ako sa inyo guys dahil napakatsaga nyo paggawa ng ganito para lang meron kayong maibinta para may pangbili kayo ng ano, mga pagkain ninyo. So ganun kayo katsaga. So saludo po ako sa inyo guys yung mga nagbibinta po ng ganito mga walis tingting. So yung mga buyer naman minsan tinatawaran pa, hindi nila alam kung gaano kahirap yung pag ano nito bago ka makarami nito. Naakyat pa yun sa niyog, tapos ganito ang gagawin mo, tagaan pa bago ka makarami. Minsan tinatawaran pa pag may bumili. Murang-mura na nga lang yung binta ng mga nagbibinta ng walis eh. Minsan tinatawaran pa talaga guys. Kawawa naman. Imbis na pangbili na lang nila ng asin yun. Sinasagad pa pagtawad. So sa mga ano dyan, gawa na lang kayo ng sarili nyo. Kaya nyo pa naman gumawa ng ganito oh. Huwag na kayong tatawad-tawad pa sa mga nagbibinta. Doon nyo na ibinta sa ano yan. Yan nyo lang sila,
mayroong bibili na tao na hindi talaga tatawad sa presyo na pakamura. O gawa na kayo sarili nyo para maranasan nyo rin gaano kahirap yung mga nagtitinda ng mga walis printing. So guys, no, natapos na tayong magano guys, oh. Naging ano na siya guys, walis tingting. So natapos na kami guys. So ganito ka hirap maggawa. Matyaga, kailangan tiyagaan mo. Okay guys, maraming salamat sa inyong pagpanood ng aking mga video.